Manalangin kayo mga kapatid upang magahain natin ikalugtan ng Diyos ang aming kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyo mga kamay sa kapurihan niya at karamalan sa ating kapakinabangan at sa sangpoong sambayanan niyang banal. Ama namin Dumita, loobin mo ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapala sa aming umaagos sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming magpapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umakay sa kang nanagutan dahil hangad mong magbago ang kinamias ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagdiis, siya ay nananim at ang kamatayan ay kanyang nalupin. Kaya siya ang aming daan para aming masabi ay yung tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga nagsisiyawin ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Thank you.
nagpapasalamat ay kaming minarapan ito ngayon sa rapo para maglingkod sa iyo. Isinasaan namin kami magsasalo-salo sa agawa ng tubuhan ni Kristo ay magpaglod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan na gano'n sa buong dingding puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ang Francis na Ibinaventura at ang kanang kapalihan. Ang lahat ng muli ng mga kapatid namin na hindi na may pag-asang siling muli magbubuhay kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kawalan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawalan mo katapatin kami lahat na makasalo sa iyo ay ilaw ng bukas kaysa ng mahal ng Mary Maria na inyong ng Diyos. Kaysa ng mga apostol na lahat ng mga banalan ng buhay dito sa daigdig na ang kalumulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararaman mo. So, ang makita na yung manap na aming Panginoon, Yeso Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama na sa kanya lahat ng karaman pagpupuri sa iyo. Diyos, ang mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa na. At sumayin niyo. Magbigay
bigyan kayo ng kapayapaan sa Diyos.
Kaya po mo si Lord para sa panalangin, para sa pagdiriwang ng pinintuang nobileo ng Diyosese ng San Pablo. Amang nasa langit, sa iyong awa natitipon kami bilang isang sambayana na kahandang tumalima sa iyong panawagan. Nagpapasalamat kami sa lahat ng magala sa lumipas na 50 taon, sa lahat ng mga biyaya aming nararanasan sa kayo, at sa lahat ng iyong mga paako sa inyaharap. Tugon po, luwalhati at pagpuri sa iyo, Panginoon. Panginoon Jesus, lunimning ng kulwalati at ang Ama, nakilang pari ng bago at walang hanggang tipan, ikaw na nagbibigay lakas sa ating obispo, mga pari at religyoso, upang maging tanda ng iyong presensya sa mundo. Ikaw na nagsusuko sa kanila upang ipilagana ang mabuting balita sa lahat ng tao may mabuting kalooban. Espiritu Banal, Panginoon at Tagapagkaloob ng Buhay, ikaw ang nagbibigay ng lakas sa lahat ng mananampalataya. Sa iyo nagmumula ang paghahamal namin upang sumapi ng maharian ng Diyos dito sa lupa para lang sa langit. Ikaw na nagbibigay inspirasyon sa amin sa pamamagitan ng iyong itong biyaya upang lumakas kami tungo sa lagusan ng kaligtasan at humulay sa kanduman ng mga baging yakap ng Ama. Papuri sa Ama na ginawa tayo ng kanyang kawangis. Papuri sa Anak na sa kanyang kamatayan tayo ay nasagip. Papuri sa Espiritu Santo na binabago ang mundo. Tanggapin mo nawa ang amang naming panalangin at dalhin kami pabalik sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. San Pablo unang Elemitanyo, mahal na Virgen ng Awa, San Martin de Porres, patron ng mga may sakit. Ama namin, mapagmahal ang aming banal na pinapang ay magdulot na sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasalamatan ka. Amen. Magsiupo muna kayo sandali, no? So, yung update na po namin para po dito sa ating altar, no? So, para po yung ginawa na po natin itong linggo na ito ay kasama ng mga Iglesia ng Pagkawaling Kumanya at saka si Brother Tony Macoy ay pinagtayo namin yung kulay ng kusing dalawa. Uri yung pala ng kahoy yung ginamit yan. So, magkaiba ng kulay. So, kaya kailangan pagkain ng kulay. And then, para po dyan ito sa ating altar, tuwal ko po yung pinakayo na yung nakarap mga linggo, may 46,000 na nagastos tayo, dagdag ng 7,000 na down payment po para po doon sa God 50. So, 53,000. So, may nagbibili na ako ng 1,000 na nai-alams ko na ako na nakalipas na linggo. Na ganun yun po, nagbigay ng 1,000 na ang pamilya makauling 1,000 ng pamilya Quintana. And then, 50,000 mula po sa PPC. So, 53 yung gastos, 53 po yung pumasok. So, 0 po na ayon. So, palipoy po yung mga nagsabit lamang ng mga nakapalisipo. So, ano man ang kulong na may bibigay ninyo ay may ayos po natin para po sa pagkapaganda ng ating simbahan. Bala ko natin, sana po simula sa lingkod nito ay alam mo sa ito sa pag-aayos natin ay mapinturahan din po
yung aking muli, napinturali ko yung aking flooring sa labas. Medyo mahal ko yung pintura na ginagamit natin dyan kasi pang flooring. 1,050 yung per gallon. Pero yun po yung nais natin na gawin din po natin ng bilang pag-aanda po natin sa ating kapistahan. So naman ang may tutulong ninyo, kung gusto nyo magbigay ng mismong pintura, ay yung pong para po doon sa mismong parang atsero ata yung tata. Sasabihin nyo pang flooring, doon po nakita yun sa paint center po sa Pasita. Nagdaya na ata yun. Pasita pala, Pasita. Pangalawa, ay diyo po ang ating pangaya sa kumpil at sa mga nagunayas ng pangasal this coming October. Pangatlo, sa ating mga programa at mga proyekto. Mag-stay on po yun. Meron sa inyo nagpaparko seafarer. Meron bang seafarer sa inyo? Kasi ngayon yung National Seafarer's Day, wala. Wala nagpaparko sa inyo. Pagdarasasana natin, no? So ngayon ay maalala natin, we pray for our seafarer. Sipway, sila yung mga una nating OFWs. Pero bahagi po, medyo mas develop yung mga seafarer natin. Kasi halos po marami, hindi man halos. Marami po ay may mga chaplain din sa kanilang mga barko. Panalangin na sila sapagkat sila ay nasa di-share po ng tubig. Sabi ka natin, ating share po, yun ay talaga wala silang makita kundi buhangin. Ito naman, wala silang makita kundi puro tubig na halukot po yung kanilang kinalalagyan. Kaya ipag-asal natin sila. Sumayin niyo ang